So what's up guys and welcome back to my channel. Sa mga bago po sa channel ko, don't forget to subscribe on my channel guys and hit the notification button para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So guys, andito po tayo ngayon para po mag-unbox ng panibagong device. So first time ko pong mag-unbox ng device guys. So andito po tayo ngayon kasi ito na naman po ang buwan or ang araw ng taon kung saan nagre-release po guys, nagre-release. Oh my god, nagre-release yung Apple ng mga bagong devices. So guys, isa po tayo sa mga maswerteng nakakuha ng iPhone 11 Pro Max guys. So ito guys, ito yung iPhone 11 Pro Max. So i-unbox po natin ito ngayon. Kaya let's go! So guys, ito po yung iPhone 11 Pro Max guys. So ito po yung pinakamalaking phone ng iPhone ngayon, yung latest po ngayon. So nakuha ko po yung 256GB. So talagang malaki yung storage niya guys. So bubuksan na po natin ngayon. Ito po yung full tab. Nice. Guys, so ito yung mismong box guys. So balik ulit yung Apple sa itim na box guys. So dati po is puti lang diba lahat ng box. Tapos ngayon po is itim na. Tapos yung kulay niya po pala is green. Tinatawag po nila itong midnight green. Ito po guys. Ang ganda-ganda kahit yung box guys, talagang malalaman nyo na ano, na talagang maganda yung quality ng cellphone. So, tatanggalin na po natin sa box. Yun na. Oh my gosh. Ang ganda. Ito po siya guys. Yan yung cellphone talaga. So, ito po yung full tab. Ganda guys. Parang yokong ano. Yokong tanggalin sa ano. Tanggalin sa... Yokong tanggalin sa plastic. So, kailangan eh. So, ito yung ano. Tatanggalin po natin yung plastic sa screen. Oh, so ngayon po, iba. So, makahiwalay po yung plastic sa screen. Tsaka yung plastic sa likod. Ay, wala palang plastic sa likod, guys. Oh my God. So, guys, sa mga nagtataka po, yung ano po, yung glass po sa likod is parang 3D, guys. Kung titignan nyo guys, para siyang ano, talagang isang glass lang talaga yung ginamit. Tapos chrome yung ano, yung pagkalikod niya. So parang hindi talaga bumabakat yung fingerprint. Hindi bumabakat yung fingerprint guys. So dito lang sa Apple logo yung bumabakat yung fingerprint. Tsaka dito din sa may camera lens. So marami talagang yung nagtataka or yung ayaw sa design na to kasi... Dahil dito sa cutout ng camera. Kasi yung cutout ng camera is squared. Sabi nila para daw bintana. Bintana ng Windows. Windows nga, tanga-tanga lang talaga. So guys, iboot up na po natin. Yun guys. So, nag-boot na. Hintayin na lang natin. Adjust ko lang po yung ano, yung liwanag. So guys, ang ito yung bago dito guys, yung design niya is bagong-bago. So stainless pa rin yung band. Di katulad sa iPhone XR o tsaka sa iPhone 11, yung 6.1 inch na screen is aluminum pa rin yung guys. Ito guys, stainless steel. Stainless steel. So guys, tatlo yung camera niya. So, ito yung wide angle lens, ito yung telephoto lens, tsaka ito yung ultra wide angle lens, guys. So, ito yung mga 120 degree ata shots yun. So, guys, talagang bago-bago. Tapos, ito yung flash niya, tsaka yung microphone sa likod. Tapos, sa gilid naman, makikita naman natin yung power button, which acts as Siri button as well. Tapos, yung SIM card tray. Sa kabilang gilid, ito yung mute switch, tsaka yung
volume buttons. Tapos sa baba naman po, as sa makita po natin, wala pong headphone jack. So winalanap po talaga ng headphone jack. So ito po rin yung microphone, tsaka yung speaker. Tsaka guys, yung ano lang talaga dito is, yung downgrade talaga dito talaga is di pa rin sila nag-upgrade sa micro USB. So makita po natin, lightning pa rin po talaga yung gamit nila. So ayan na po, iset up po muna natin. So guys, so habang nagsiset up tayo, ito pala yung mga laman ng box. Habang set up tayo, ito pala yung mga laman ng box. So ito yung parang leaflet nila. Tapos yung laman po ng ano, yun pa rin po, yung guides. Tapos mag-guide sila, yung SIM ejector tool dito. Tapos yung Apple stickers. So wala pong kulay yung Apple stickers nila guys, sayang. Okay lang, hindi ko naman yan magagamit eh. Tapos guys, sa loob ng box, meron din yung earphones, cable. Tapos yung cable nila ngayon guys, is ano, instead of lightning lang, sorry po sa kukuha, instead of lightning lang, ito po, USB-C po yung nandito. USB-C po yung nandito. Tapos, adapter. Yung mga laman, guys. Pero yun nga. Yan yung laman ng box, guys. So, itatabi muna natin to. So, yun. Set up muna natin. Ay, so natagalan po talaga yung ano, pagsiset up ng cellphone. Tapos guys, ito nga pala yung iPhone 10 ng nanay ko. Ito yung iPhone 10 ng nanay ko. So ito yung ginagamit niya ngayon. So guys, makikita nyo nga dito guys, ang nagbago lang talaga is yung design ng likod, tsaka yung glass na ginamit. Mas durable daw to guys kaysa sa dati. Tapos ngayon, sabi ng tatay ko, yung camera daw parang fidget spinner. Totoo naman talaga, para talaga siyang fidget spinner guys. Kung titignan niyo talaga, para siyang fidget spinner. So guys, set up lang po natin to ngayon. So guys, ito rin po yung kagandahan ngayon sa bagong iPhone. Kasi po, sa iOS 13, may light tsaka dark mode na guys. So, open natin ito in dark mode. Yun. Ito na guys. So, ito na yung bagong iPhone 11. So, ngayon po, ang ititesting po talaga natin dito is una, yung camera. Natin yung camera app. So, ito yung bagong camera daw. So, sa camera guys, makikita natin, yan yung, ito yung telephoto lens, which is magzo-zoom, 2x zoom, yung wide angle, tsaka ultra wide guys. So guys, parang di naman ata halata, no, na ginaya lang ng Apple yung Samsung sa ultra wide guys. Okay din pala siya. Tapos ito naman yung front camera. So yung front camera daw po nito is may 4K din. So katulad lang din ng Samsung, may 4K din yung front camera. Diba? Yan guys. So gamit ko pa pala ngayon is yung aking sa pagbibideo ng video na to is yung cellphone ko na Samsung Galaxy S10 5G. Yan guys. So guys, ito po yung iPhone 11 Pro Max. So, mag-ano lang tayo guys. Tignan po natin kung ano pang mga bago dito. So guys,
pag-scroll kayo dito sa ano, dito, kung paano nyo i-on yung dark mode. So, dito lang kayo sa ano, sa may brightness setting. So, i-press nyo po yun. I-3D touch. Tapos, ito po yung dark mode. Yung dark mode. So, either on nyo po. Tsaka i-off. Tsaka dito po, yun yung true tone. True tone display. Yan. Off muna natin yan. Tapos i-off natin yung dark mode. So hello guys, compare lang po natin kung gaano po talaga kalaki yung iPhone 11 Pro Max po kaysa sa iPhone 10. So ito po yung iPhone 10, ito po yung gamit ng mama ko, tsaka ito po yung iPhone 11 Pro Max. So yung iPhone 11 Pro Max is my 6.4. I'm not so sure, pero parang 6.4 ba? Tingnan nga natin sa likod ng box. 6.4. Hindi ko po alam. So, tapos ito po is 5.8 lang po yung Apple, iPhone 10. Ito po guys, unlock po natin yung dalawa. So, ito guys. Ano na natin yung brightness. Yan. Ito yung ano. Yung kaibahan nila guys. So, parehas pa rin po. May notch. May notch pa rin po yung iPhone 11 Pro Max. Kasi ito po yung unang iPhone na may full screen. Itong iPhone 10. Kasi ito po yung iPhone 11 Pro Max. So, talagang malaki na po talaga yung kaibahan nila. No? Lalo na po sa likod. Sa may cameras. Cameras po, dalawa lang po yung una dati. Pwede po, tatlo na. So, ito po, guys. Tapos, ang kaibahan na po talaga dito sa may app iPhone 11 Pro is may wide-angle lens. Ultra-wide pala, guys. Ultra-wide-angle lens. So, kitang-kita po ninyo. Ito po yung telephoto lens. Ito po yung wide-angle lens. At yung ultra-wide-angle lens. So, kitang-kita po talaga. Maganda po tong shots na to. Maganda po tong camera tong gamitin pag malapit po kayo sa subject nyo. Ito po. Clear. Clear din siya, guys. Tapos may live photo rin. May live photo pa rin siya. Set up natin guys, set up natin yung face ID. Set up natin ngayon. So, yun po. Set up natin. So, pag set up natin ng face ID guys, kasi tulad din po natin. Pero ngayon po, ang pangit-pangit ko naman doon. So guys, testing na natin kung... Uy, unlock na. Unlock na agad guys, oh. Tignan mo. Isang pinot pa lang. Yung nga lang, nakaibahan talaga is, kailangan mo pang i-swipe up bago siya mag unlock. Yung parang downside niya. Yan. Tapos, sa mga kumuha po pala lang iPhone ngayong taon, may free Apple TV po tayo for 1 year. So, kasama po yan sa device guys. So may free Apple TV po tayo for 1 year. So ito po guys, ito po talaga the iPhone 11 Pro Max and all of its glory.
So guys, marami po talaga ako kailangan na matutunan kung paano gamitin tong cellphone na to. Kasi guys, talagang avid Samsung user po talaga ako. So, hindi po talaga ako marunong gumamit ng iOS or ng Apple device. Pero guys, dati po, Apple po talaga ako. Pero ngayon po, lumipat po ng Samsung. Kasi, I find Samsung much better po talaga sa iPhone. Within po sa connection po, tsaka sa openness niya sa lahat ng cellphone, sa lahat ng devices, talagang maganda yung Android. So guys, kailangan ko pa pong matutunan to kung paano gamitin. So guys, don't forget to subscribe on my channel, click the notification bell, at see you next time. Peace!